Magkakabit tayo ng JVT V3 na power pipe para sa ating Aerox. Lalagyan din natin siya ng ram air intake. Yun, ito siya. No? Sa labad niya, palaking off drag. So, na-prepress siya para makalabas dito. Medyo aftermarket at yung stock. Right-shape mga tol. Peace! So, what's up mga tol? Welcome back ulit sa aming channel, Jer Vlog. So, for today's vlog, magkakabit tayo ng JVT V3 na power pipe para sa ating Aerox. At lalagyan din natin siya ng ram air intake. No? Gagawin natin stainless yung kanyang ram air tube. So, syempre bago tayo magsimula, huwag niyo muna kalimutan mag-like, comment, and subscribe. And click niyo na rin yung bell button dyan sa gilid para updated kayo sa future videos natin. So, napahinahantay natin. Let's go! So, ayun mga tol, actually, nakabit ko na tong JVT V3 natin. Ito siya. No? At hindi ko na na-videohan kasi nga ako lang nagkabit. So, galing tayo ng MTA Thailand power pipe. Nagpalit tayo ng JVT. No? At tayo ay nakapanggilid, so okay naman siya. Bigyan ko na lang kayo ng technique sa pagbaklas. Unahin nyo yung 12mm doon sa may head, tapos huli nyo to, huli nyo tong nandito sa may taas, tapos nyo doon sa may head, so sunod nyo tong dalawa dito para kapag natanggal na yung nandun, dito na kayo maghahawak. So, ang sukat pala nung nasa head is 12mm, tapos itong nasa pipe na tatlo is 12mm. So ang gagawin ko na lang is paparinig ko na lang sa inyo itong JVT V3 pipe natin. So, papakita ko yung lahat ng settings. Pinakamahina, middle, at yung fully open. So, ito na yung JVT natin. JVT. Tapos, nakastock pa rin tayo na tube. So, ipaparinig ko sa inyo yung tunog ng super close and super open kapag nakastock na tube. Kasi, magpapalit tayo nito. Okay, para tingnan natin yung difference. Nasa lapad niya palaking off drag para sa ating stainless tube. So, ang settings ko ngayon guys is middle. So, uunahin ko na itong iparinig yung middle sa inyo. So, yun. Parinig ko muna sa inyo itong middle. Tapos, check natin yung close tsaka super open. So, yun yung middle na setting. So, ang adjustment yan guys is luwagan nyo lang tong bolts dito na allen. Ganito kaliit yun eh. Hindi ko alam yung size pero luwagan nyo lang laging pakaliwa. So, luwagan muna natin. Ayun, okay na siguro yan. Pagpakanan, pagpapunta dito, open yun. Pagpo ganun, babalik. So, super open muna tayo. Kailangan nyo din pala ng allen gantong size. Hindi ko alam yung size. So, ayan. So, ayan. Pihitin nyo lang pa kanan. Ayan. Ibig sabihin nun, fully open na yan. Huwag nyo masyado sagarin kasi hindi naman malaki yung play niya. Parang off and on lang din. Mali, ang napilit pala natin pa kanan is close pala yun. Kaya pala nagulat ako, sobrang hina. So, ito papakita ko sa inyo is close. So, ito siya. Makita nyo naman parang stock pipe lang yung tunog, no? May parang umihiyaw-hiyaw pa. Mali ako lang nasabi kanina. So pagpakanan pala. So pagpakanan pala dito, pagpapunta dito, close, pagpapunta doon,
Open. Yung kanina, close yun. Ah, nakita nyo umiikot. Ayan. Ayan. Fully open, JBTB3. So ayun, nakita nyo na yung sound check ng bawat settings ng ating JBTB3. So, nagstay kasi ako sa mid kasi masyadong malakas. Checkpoint ako last time. Masyado daw malakas yung pipe ko kaya minid ko muna. Pero yung fully open, okay naman. Wala naman pinagbago sa takbo, ganun pa rin. Masyado lang malakas talaga yung tunog. Yung SRP pala nito is 4,900. JBTB3 para sa ating Aerox. Kabit na natin yung RAM air tube tsaka yung smoke air filter natin. Yung mismong papalitan natin, guys. Kahit itong air filter natin. So, una muna tayo, baklasin natin itong Z. No? Pag stuck kayo, alin to. Pero sa akin, 8 na. Volts na kasi yan. So, tanggalin muna natin itong V. Tsaka natin itong baklasin. So ayun, natanggal ko na guys yung bolts niya, yung tatlo. So may isa pa pala dito, yung may isang clips diyan bago niyo bunutin. Tapos ang pagbunot guys, tulak niyo yung ganyan. Para hindi mo sila ng pairing sa atin. May isa pala dito, tanggalin muna natin. So ayun mga tol, natanggal ko na. So ayan. So ito yung tatanggalin natin mamaya. So, alin lang yata ito. Nabaklas na natin itong Z. Dito naman tayo sa airbox. Kailangan natanggal din natin ito ng buo. So, yung mga tol, natanggal ko na siya. So, linisin muna natin. Kailangan nyo pala dito alin din. So, yung tanggalin nyo lang yung mga ganito. Yung mga tube hose. Tsaka dito mayroon din yan. So, yun guys. Nahirapan ako magtanggal na itong isang ito. So ito madali lang naman, itutwist mo lang yan. So ayun o, kaya natin tayo nagpalit manlutong na to. Ayan. So ayun, natanggal ko na yung mahirap dun sa loob. Kailangan lang parang pisilin dito ng flies. So ito, may parang bagbilang siya dyan. Titwist lang natin, paganyan, twist lang hanggang lumabas. Tapos ito, press nyo lang dun sa loob. Twist nyo lang pa ganun, kasi ano naman te, goma. So, na-prepress siya para makalabas dito. Medyo mahirap lang. Pero kaya naman. So, compare natin ng sagitan niya. Ayan siya. So, compare natin sa ulo. So, hindi ko na susukatan. Based na lang tayo sa nakikita natin. Yan. Ganyan yung aftermarket at yung stock. So, doon tayo sa may air filter band na. So, ayan. Ayan yung difference na. So, sabi nila dito sa aftermarket is meron tayong better airflow, no? Napapasok sa ating throttle body. Ang nakikita ko lang pinagkaiba nila is wala siya nito. Nung parang dito. Eh, di ko alam. Di ko din alam ng purpose nito. Nakaganyan lang siya doon sa may air filter kahit i-check nyo yan sa inyo. No? Di ko alam din yung purpose nito pero... May purpose to kasi nakalagay dito pero dito sa aftermarket is wala na. And guys, so tinanggal ko yung hose niya dun sa dulo. Pasok ko siya dito. Hindi siya match. Yan. Tapos na tayo ng konting-konti yan para makaangat lang itong filter natin. Let's go. So yung mga tol, tingray ko liha. No, lihain nyo lang pabilog. Tapos, konti-konti lang naman yung kailangan natin. Kaya hindi natin kailangan mag-grinder. Baka magpasobra pa. At wala tayo ng grinder na yun. So, yan, liha.
So ay mga tol, tuloy-tuloy nyo lang yung ano dito. Yung tagliha, tapos try and try nyo lang. Sa akin medyo manapasobro, pero lalagyan natin yan ng gasket mamaya. So ganyan siya. Yan. Ito siya sa loob. Diba? So pagka nakabit nyo to, make sure lang na itong lock is yung isa dito na nakakabit, no? Dito sa unang-una. Yan. Make sure nyo yan dito, tapos yung isa dito. Doon yung throttle body natin ito para mayroon silang kakapit ng dalawa, di ba? So, i-pesto ko lang. So, yun guys, na nakikita nyo itong throttle body natin. Ito yung sinasabi kong dapat ito dito siya kakapit. Okay, dito sa pinakadulo. Since talagyan natin siya ng gasket, pwesto muna natin yung yung tube, no? Pwesto muna natin ng ganyan, then ilock muna natin dito. So once na nalock na natin dito, and alam na natin yung fitting niya, tsaka natin siya lagyan ng gasket. Kasi tumitigas yun guys eh. So habang pinapatuyo ko yung mga nilinis ko mga tol. Yes, kanina kasi ilalim niya para, ngayon na kasi natanggal yan, nilinis ko na para sabay-sabay na rin. So dito muna tayo sa air filter. So share ko na lang din to sa inyo since gagawin ko na rin. Kukunin ko tong stock niya na tube, nililipat ko dito sa smoke natin. So ang gagawin nyo lang is tanggalin natin tong screw, then kunin natin to. Tanggal nyo na yung dalawang screw dyan, matatanggal siya dito. Ayan, ayan siya. So yung cover niya, ayan. So ito na siya. So lilusot lang natin to, goma lang din naman to guys. So yun guys, may dalawang guhit yan. So dapat yung dalawang guhit na yun nakalabas. May guide dito, same sa stock. Ayan, kailangan nakapasok yan dyan. Kasi pag yung isa lang nakalabas, nakaroon dito siya banda. Medyo nagasigasan pero okay lang. Tapos andyan yung purpose niya. So yan. Yan lang kabilis, yan lang kadali. Let's go, kabit na natin yung RAM. So yan mga tol, after 30 minutes, nilagyan ko siya ng sealant eh, yung pang makina. So ininitan ko na rin. So yan siya. May ganyan naman talaga kahit yung stock. So ito kasi pula kaya kitang kita. Pero pag nilagay mo na, hindi naman na. Kasi nandyan na rin naman yung purpose niyan. Kasi pag di natin nilagyan yan, may possibility pag nagugas tayo ng ating mga motor or pagka umulan, pasok dito, hindi higupin ng throttle body. Mayayari, mamatayan tayo. So, okay na yan. Para, nandyan naman din yung purpose niya, kaya may ganyan. So, yun na mga tol. So, yun na. Fitted na siya. So, dito na tayo sa higpitan ng RAM air natin. So, tignan nyo naman mga tol. Na, hindi naman halata yung sealant. Pero, yan. Kung ayaw nyo na medyo madumitig na, pero hindi naman siya halata, huwag nyo nalagyan. Pero, andun yung consequence niya pag umulan or kapag ka, tulad ko na mahilig kasi ako magpaligo ng motor. Yun, baka may chance talaga na pasokin to. Kasi magkakaawang. Oh, dyan lang naman sa labas, sa loob hindi na. Kasi mamaya magkadurog-durog yan. Ikupin naman itong throttle nya. So okay na dyan, nasa labas lang. Para tulad din nga itong sa stock natin, nasa labas lang din. So ayan, hindi naman ganun kadulong stick na. So dito na tayo sa higpitan ng throttle din. So ayan, kita nyo, sakto nyo lang yung kanal nung hose sa bakal na ikpitan nyo. So ayan, nakabit na natin, kabit ko lang din yung air filter, then sound check tayo mga tal.
tol. Marinig niya yung pagka-ram air niya kasi rekta na siya and mas malaki yung airflow niya. So, yun. So, kapit na natin pati air filter. So, bago lahat, check natin pala water test tayo para tingnan natin kung papasok. Ayun, diba? Kita nyo, wala. So, yun, boots. Wala. Wala ng tubig. So, goods yan. Pwede na siya mga tol. Kapatignan. Diba? Ayan siya. So yung mga tol, nakabit na natin yung clear air filter natin, yung RAM air intake, tsaka yung JBT V3 natin. So sound check na tayo. Check tayo, fully open JBT V3 plus RAM air intake ng Aerox. So, let's go. Salamat din sa mga nanonood niyan. So, sana may natulong ako sa inyo. So, yun lang. JR Vlog signing out. Ride safe mga tol. Peace!